Ito yung polyethylene plastic bag na ang measure ay, ang haba niya ay 30 inches, tapos ang lapad niya ay 20 inches. So, yung styrofoam natin, ito ang haba ay 24, ang lapad ay 16. So, pag nilapad natin siyang ganito, ideally, dito sa sides, syempre, ito ay 24, tapos 24 ito, tapos yung lapad ng styrofoam ay 24, ito ay 30. So, meron dapat 3 inches na sobra dito sa tigkabilang side. Okay, so gagawin natin, fold lang natin siyang ganun, around 3 inches. Gagawin na natin ang adjustments later. So, ipo-fold nyo dito. Ito yung one of the ways na para ma-center nyo siya ng maayos. Ayan. Okay. Tapos, kapag tiklop nyo siya lang ganyan, pwede mo na siya ngayon ipasok ngayon doon sa styro. And try to align it. Ayan. Ayan. Nakita nyo, pag maayos yung pagkaka-tiklop ninyo, yung sides. Ayan, makikita nyo itong edge na to. Ito yung length nung styro. Makikita nyo. Pwede nyo siyang i-tape na dito sa part na to. Ayan. Okay, so try natin siya. Ligyan natin siya ng tape. Okay, so kung ganito kalapad yung packing tape nyo, ito medyo may damage siya. Tagal ko na ginagamit ito, nabasa. Kaya na-unroll yung ano. Yung kanyang, so pwede nyo gawin, pwede na kayo magputol ng around, kung ito ay kung 2 inches yung lapad ito, so you can be liberal about yan, no? Pag ipakayosan, so cut around mga 2 inches din. Kung meron kayong tape dispenser, mas madali ito, pero huwag nagawa ko lang ganito kasi wala kang tape dispenser. If you will be doing this numerous times, hindi mas maganda talaga kung meron kayo tape dispenser. Prepare mo na ako ng 4 na tape. Okay. Secure na natin siya dito sa side. So, I'm sure na centered na to. So, malagyan ko na siya dito ng tape. Medyo lakhan-lakhan yung ikakapit nyo sa plastic. Tapos make sure na yung pag-fold nyo nung tape ay flush siya dun sa contours nung styro. Kasi remember, ibabalik nyo yung type. Kapag hindi siya masyadong flush dun, mag-stretch yan or mahirap kayo ilagay ng maayos yung type ninyo. Yung upper part nung styrofoam box. Kapag kailangan nyo siya siyang isara. Okay. Ayan. Kung ganyan yung pag-aagawa nyo, makikita nyo. Ayan. Kung nakita nyo siya. So, okay na itong sides dito. Ito na lang side na to yung kailangan natin problemahin. So, ang mangyayari dito, kailangan natin siyang lagyan ng tape dito sa side na to, sa corners, para masuportahan siya. So, ang ginagawa ko, yung itong part na to, didikit nyo lang dito sa kabila. So, it will form a triangle dito kapag nilift nyo siyang ganun, kapag itinaas nyo siya. So, yung corner, ilalapat dito sa kabila para naka-fold siya, parang square. Then lift it up. Ayan, makikita nyo. Pag nilift ninyo, ayan o, nandun sa loob yung triangular na shape. So, gagawin nyo, pagsasabayin nyo na lang. So, tapos sa side. Ayan. Tapos you just massage it into place para makuha nyo yung saktong shape niya. Ayan. Hindi naman siya kailangan perfect kasi kapag nilagyan naman ng tubig ito, maghahakab din yung plastic at mamumold doon sa shape niya. So, pero as much as possible, make it as perfect as you can given yung time constraints. So, this is one of the ways you can do it. Yung sa training, sa IPB, ang ginagawa nila, gumagamit sila ng masking tape to support.
Pero kapag sanay naman na kayo, kaya niya itong gawin na walang masking tape and using just the packing tape para final na yung lahat ng attachments na gagawin ninyo. Ayan. Ayan. Mas maganda na sabayin yung gagawin yung folds kasi kapag kasi minsan, kapag yung isang half lang yung ginawa ninyo, mapapansin nyo yung kabilang half pala, medyo kapos, medyo nahilan nyo na sobra yung tape. Eh, yung pagkaka-fold ng triangle ninyo. So, kinakapos na sa kabilang side. So, masasanay din naman kayo ito. So, it takes practice. Pero once na get nyo na yung routine, madali na siyang gawin. You can do this all the time. Na mabilis lang. Okay. So, yan. Ayos naman yung pagkakalapat ng styrofoam. Just need to make sure everything is in place. Yes, and try to be liberal with adding tapes dito sa corners kasi ito yung most of the attachment na mag-maintain yung shape nung lining ninyo. So, prepare lang ulit ako ng tape. Okay, same thing, yung corners, lalapat nyo doon. Itong corner, lalapat nyo doon, tapos lift it up. Ayan. Para lumapat siya dito sa wall na to. So, makukuha niya yung shape, automatic siya mag-perform doon. Okay, since you have it ready, hold nyo lang dito, tapos bitawan niya ng isang side while holding the one that you intend to tape. Then tape it. So, pag ginawa nyo kasi ito, sure na hindi kakapusin yung kabilang side. The more sides na na-attach na kayo, the easier it is to hold this yung mga loose na parts into place. Okay, yan. It's done. So, all we need to do is to secure a few more sides para hindi siya magalaw. Finishing touches na lang to. Depende sa diskarte nyo kung gaano karaming tape yung ilalagay pa ninyo. Pero sa akin, ang ginagawa ko lang, kagaya nito, two dito sa corners, isa sa gitna. Tapos, tig-dalawa ulit yung sa corners, isa sa gitna. Okay, so I'm just missing two more tapes. Two more attachments. Mas madali talaga itong pag-prepare ng packing tape kung meron kayong just rotate it. Kung meron kayong tape dispenser. Okay, so I tried to... Ayan. Okay naman na siya. Lalo na dito sa size na to kasi dahil nga mas marami yung additional dito na, I mean yung excess dito na plastic. Tingnan ko kapag naka-ready na siya, hindi na siya natatanggal kasi nga nilagyan ko siya ng tape dito. Okay. So, this is basically done. Kung gusto nyo pang dagdagan ng tape, you can do so. Pero sa akin, enough na ito kasi hindi naman ito masyadong makita nyo, stable na siya. Pag nilagyan mo siya ng tubig, kahakab na siya. So, may maintain nyo yung shape niya. So, we're done. Try natin ilagay yung upper part. Upper half. Ayan. Ayan. Kasi nga, hindi ko itinanggal yung lock. Naka-lock ngayon siya. So, to open it, have to press. Tapos yan, mabubuksan nyo na siya. Okay. Ayan. Finishing touches na lang, we need to add tape para takpan itong mga ventilation holes na to. Para una,
hindi mapasok ng ilaw yung inyong grow box. Kasi pag napasok ng ilaw yung grow box ninyo at natamaan ng ilaw yung solution, pwede siyang tubuan ng algae. Yung algae, aagaw ng nutrients sa halaman ninyo at posible rin pagmulan ng infection. Kasi, ano yun, di ba? Biomatter. Organic matter yung andun. So, gustong-gusto yun ng mga bacteria. So, anyway, let's proceed. Oh, isa pa, yung lamok. Napaka-mas importante siguro yung lamok. Kasi kung wala kayong greenhouse at pinasok ng lamok, yan, papangitulan ng lamok yung stagnant nyo na solution at pwede pagmulan ng lamok yung inyong water boxes. So, ginagawa ng iba, ginagawa nila isang habang ganun, yung pagtitape. Ako, ginagawa ko lang because nagtitipid ako, ginagawa ko lang, I just tape them as needed. Itong mga ganito, it lasts, well, forever. I mean, hindi pa ako, once ginawa ko to, hindi pa ako nagre-require na i-repair yung mga tinape ko na part na ganito. Ito yung ginagawa kong method kasi mas matipid siya kesa dun sa kung itetape ko siya ng paganito. Okay, so tuloy natin. It's your choice. Kung gusto nyo makatipid, I suggest you do this. Pero kung hindi naman, kung marami naman kayo supply ng tape at walang problema, okay din yung isang method. Kasi lamok naman, di naman nyo kayang i-puncture yung ganyan. I'll just continue this hanggang sa matapos. And make sure na malinis yung styrofoam nyo. Free from dust. Kasi yung dust nakaka-apekto sa effectivity ng adhesive na gagamitin nyo, yung tape na gagamitin ninyo. Pag malitabok yan, syempre hindi nandidikit. Sayang lang effort ninyo. So hindi naman siya kailangan totally malinis. At least dapat hindi siya malinis. Kasi kagaya nga itong ginagamit ko na styrofoam na medyo na naiwan sa labas, na neglect na, madumi na nung makita ko. Pero, i-scrub ko lang konti para malis yung halikabok, yung putik, and it looks okay na. Gawa na tayo ng drawing box sa kanya. I'm not sure kung ba't, siguro, kasi tinry ko rin yung isang method, yung lalagyan mo yung tape itong buong side. Kasi trabaho rin lang naman siya ng itong method. Matrabaho rin kasi ilang length yung ilalagay mo. At least 3 yung ilalagay mo para makover na effective yung mag-itas. Mas matrabaho yun para sa akin. Saka mas mahalad sa tape. So, I use this method. Cover na kasi problema nga yung mosquito. Kung natatanong nyo ba't ako nakasando, medyo mainit po dito sa bahay. Wala na po kami air conditioning, but I try to avoid using electric fan kasi maririnig doon sa video, napakaingay. So, pagpasensyahan nyo na kung ako'y nakasando. Okay.
Okay. Trouble. Natanggal yung aking tape kasi medyo madumi nga yung side na yun. Pero anyway. Ayan. Okay. So it's done. Ready na yung ating grow box for use. Kailangan na lang natin ay tinatawag na seedling plugs. So ito yung styrofoam 8 ounce styrofoam cups na mayroong mga slits sa ilalim. O, itong mga to, ayan, itong mga slits na yan, I used box cutter. Ito, I'm sure ito yung mga 2-year-old ko na cups. Hindi na ako nakakapili ng bagong styro cups kasi nga, bawal na dito sa bayan namin. Ayan. This has been used before. I'll try to do an illustration on how to make these. Madali lang naman siya. Styro cups and you make slits. At least, I mean, 5 to 6 na slits yung ilalagay ninyo. It varies. Tapos dapat a majority ng wall merong slit. Kasi, halimbawa, yung water level nyo ganito, andito, sa simula, kailangan ng roots na to find a way to breathe. So, kung nakalubog yan, kung halimbawa hanggang dito lang yung slit ninyo, tapos nakalubog lahat siya, wala lalabasan yung ugat. Hindi siya makakahinga. So, you need to make sure na merong enough na slit para merong labasan ng aerial roots yung halaman. Okay? I'll try to make a better illustration later. Ayan. Ready na siya. Kailangan lang yung seedlings natin. So, if you have any questions, you can leave a comment below. And I hope you find this useful. Thank you.